Ating contender from Mindanao na si Konica Ajet or Aha. Tatingin natin dito kasi may kasi kanina yung Joven Hoven. Oo. Yung Jermo talaga. Ikaw yes. Po ano po ba ang tamang pagbigkas? Konica Ajet po. Konica Ajet. Parang Konica. Brand ng camera 'yan, no? Oh. Kaya yung unique Konica. 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 Ang daming letter J, ha? In fairness. Mm. Kamusta po kayo today? Okay lang po. I'm very excited and very, you know, medyo kinakabahan din ng konti. Chill ka lang, relax lang. Oo. Dito sa Showtime Online, pinapaano namin yung mga damdamin. Iwan mo lahat. Matakabal yung mga labas. Hindi lamig, ha? Kasi masahe yun pag lamig. Kaba lang ka ba? Oo. Taga saan ba sa Mindanao si Konica? Sa Taguan, Misamis Oriental po. Uy, Misamis. Oh. Misamis Oriental. Batiin mo taga-Osamis na nanonood sila. Hi sa mga, nananaw karon sa Showtime Online. Hi sa mga kamag-anak dira sa Misamis Oriental. Ayun. Oh. Ano bang pinagkakaabalahan mo? Ano bang nickname mo na lang? Connie. Connie, ano bang pinagkakaabalahan mo? Isa po akong band vocalist and event singer doon po sa Cagayan de Oro City at sa aming lugar din po. Uy! So dumarayo ka, malayo ang Osamis sa sa Cagayan. One hour and a half po. Oh, walang depende traffic po. Yun ha, so malayo talaga yun. Walang traffic doon. Mm-hmm. Tama. Yeah. Gano'ng katagal ka na po nagbaband vocal? 8 years na po. Uy! Wow! Ako ha. Sa ngayon talaga yung pagbabanda na lang yung mga tumatagal, no? Tumatagal. Okay. Ano muna natin, no? Tanong muna natin na kailang banda siya sa 8 years. Oh. Sa may na 5 bands ay 5 bands po yata. Kitam, so iba-iba muna. Hindi rin nagtagal. At least sa pagkanta, tumagal ng 8 years. Kaya di ba, nakalimang banda ka na. Ano ba yung mga dahilan kung bakit lumilipat-lipat ka ng banda? Hindi nag-work yung relationship ng yung band namin. Siya parang naning love. Paano ba dapat mag-work? Yung iba nag-abroad, yung iba nag-cruise ship. Yung iba naman may family na. So, nag-focus sila sa family. Tapos ngayon po, gaano nakatagal yung latest mong banda? 2 years na po ako sa banda ng continue stay mo ngayon. Antaray. Pero ibig sabihin, okay naman kayo. Okay naman po. Okay naman po. Give and take naman yung relationship nyo. Gaano bang third party? Wala naman. Wala na. Oo. Wala na. Pero ito bang pagbabanda mo, yun lang talaga yung pinaka-source of income mo? Yes, or you get some help pa ba with family? Source of income po yung pagbabanda. Even though yun nag-aaral pa ako, yun talaga yung ginagamit ko para may pambaon ako. Wow! Yeah. Kasi napagtang... In fairness sa'yo, ang kung mga contenders natin ngayon, ang tagalog mo. Grabe, discarte. Meron ka bang regular na pinagigigan? Parang resident ka ba sa isang restaurant, bar? Yes, meron po. Sa Cagayan de Oro City po. Every Thursday and Friday po. Saan? Saan to? Sige, banggitin mo. Okay, sa Riverview Hotel po at saka sa Subamos Bar and Restaurant. Ayun, napanoorin nyo siya dyan. Thursday, every ano yan? Thursday and Friday. Thursdays and Fridays. Mm-hmm. Kung hotel po ito, ito po ba yung mga jazz or ibang klaseng kanta yung acoustic setup po. Yung acoustic setup po. Ibig sabihin yung banda nyo, ibig sabihin mo na acoustic, walang drums or... Meron po, may percussion at meron din beatbox po. Ay, wow. Pero ito, we've heard na meron kang sumusuporta sa'yo somehow doon sa pagbabanda mo ngayon. Actually, my parents yung sinusuportahan nila ako. Tapos, isa po talaga sa inspiration ko na tito lang pinupush ko talaga yung music passion ko. Dahil sa kamag-anak ko na... Tinuring ko na rin kapatid kasi the only child ako. Tapos, iniwan siya sa amin. So, wow. Tinuring ko na siyang kapatid. Tapos siya, yun talaga yung nagpupush siya akin na, go, pagpatuloy mo yung music. Anong name niya? Giselle po. Giselle. Oo. Siya talaga yung, gano'n siya katagal? Or, I mean, ilang taon siya nung iniwan siya sa inyo? 15 years old po siya. Nung iniwan siya sa amin. Opo. Kami na yung nagpapaaral na sa kanya. Kami na yung sumusuporta lahat sa kanya. Nakakatuwa. Nagkaroon ka ng instant kapatid. Totoo. Pero buti okay siya nung nagstay sa inyo. Wala siyang okay sama po. Ng loob. Wala naman po. Parang tinurin ko na nga amin siyang kapatid ko na talaga. Swerte siya sa inyo. Po. Pwede bang malaman kung nasaan si Giselle, tama? She passed away po last year po. Sorry. At 17. At the age of 17 years old po. 17. Pwede ba namin malaman bakit? Ano bang naging... Ano po, nagkasagit po siya ng typhoid fever. Tapos yun na, kumalat na yung sakit niya, yung bacteria. Tapos 3 years kami sa hospital, tapos 2 years kami sa ICU nun.
Hila. Ang tagal. Oo, ang tagal po. Grabe, ibig sabihin nun, kasi yung iba, di ba, parang pag nasa ICU, naka-life support ba siya? Or hindi naman? Hindi naman. Well, kasi okay, meron pa talagang meron pa talagang pag-asa po. Tapos yun niya. It's sad to hear that, pero for sure, nandito siya at sumusuporta. Opo. At dahil dyan, nandito, joke. Hoy, November 1 ulit. Ano? Ah, hindi. At least, di ba, alam mo naman na somehow, sinusuportahan siya. Nanonood siya ngayon. Opo, I know she's watching right now. Yes. So, masaya ang kanyang naging buhay nung nabubuhay pa siya. For sure. Kasi sa the way na sinabi ni Konica yung relationship nila sa kahit hindi naman sila totally na magkapatid talaga, yung maganda yung ano yung naging relasyon ninyo. Oh, tsaka na-inspire siya doon sa kapatid niya na yun. Nakakatuwa. Pero ikaw ba aside sa pagkanta, sumusulat ka rin ba ng mga sarili mong songs? Minsan po pag siguro pag nabo-bored or parang medyo inspired ako magsulat ng kanta, so sumusulat ako ng kanta. Pero meron ka rin nasulat? Oh, meron ako sinulat na song. Dinigate ko talaga yun sa yung nga kan Jesus. Kasi sabi niya sa akin yung nagigitara ako sa bahay, sabi niya, "Tay, gawa ka ng kanta." Ano ko, anong kanta? Yung pang-broken down. Yung dapat Bisayan song lang. Bisayan yung language. So, ako, sige, gagawa ko ng kanta. Tapos, yun, ginawan ko siya ng kanta, pero hindi naman talaga, ewan ko kung maganda ba, pero para sa kanya. O sa title? Salamat sa tanan. Salamat sa tanan. Salamat sa lahat. Salamat sa lahat. Salamat sa lahat. Pang-broken? Bakit mayroon ba siyang hindi ko na po alam. Ano po, sabi niya yung pang-broken daw kasi mas nakaka-relate yung mga tao pag yung mga song na... Kumbaga binigyan ka niya ng ideang maganda, namamanok. Ang galing naman. Ano mo ba? Somehow na-record mo ba tong song na to? Oh, hindi pa po. Hindi pa? Ituloy mo, malay mo na ba? Di ba? Ang daming mga Bisayan songs ngayon na talagang sumisikat kahit dito sa Manila. Tama. Totoo yun. Malay mo umabot ka hanggang dito. Tapos maghanap ka ng mag-rap. Dapat kasi join na lang yan ng ngayon kasi ano na yan eh. In demand yung mga ganun. Correct. Tama. Pero ito na kuya. Kuya tuloy. Konica. Kasi. Ano na? Konica. Konica kasi dapat sasabihin ko na. Konica. Ayan. Aside doon sa kapatid mo na somehow nauna na sa atin, ano pa ba yung ipinaglalaban mo sa pagsali mo dito? Yung pangarap ko syempre. Legacy kasi ito namin ng pamilya ko. Tapos... ato pangarap ko talaga to, hindi ko talutan sa sayangin. Tapos sabi nga niyang ng parents ko, go for your goals, go for your dreams. Hindi mo naman mamabot yung pangarap mo kung hindi ka kumikilos sa pangarap. Totoo. Tama yan.